Magandang umaga po sa inyo lahat. Biyernes, 15 ho ng Desyembre, bago natin umpisan ho ang imbestigahan, ay nais po muna natin bigyan ho ng pugay. Ito ho mga public service partner po ng hashtag Ibabitag Mo. Kilalanin po sila. Sino sila? Ito po sila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ibabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center na hindi agara makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa Max Mango, libreng refreshments at shakes para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ibabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag sa Mr. Chito Chavez ng Dinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center. Dinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Ano po ba yung saysay ng hashtag Ibabitag Mo or Bitag? Kami po is a non-government organization, hindi po gumagamit ng anumang pondo ng gobyerno. Dahil non-government organizations, ito yung aming kumpanya. Una sa lahat, lahat po tayo, kahit sino, na karanas ng iba't ibang uring pang-aabuso sa loob ng pamamahay, sa mga establisimiento, sa labas, sa mga tanggapan, sa mga pinagtatrabahuan ho natin, basta't may amo po tayo. Pag may naabuso, may nang-aabuso. So, una sa lahat, ito po yung programa na tigilan po natin ang iba't ibang uring pang-aabuso, panloloko. Lahat pong yan ang saysay kung bakit may hashtag Ibabitag Mo. Ngayon, sabihin po namin, bukas po yung aming tanggapan sa lahat pong lalapit po sa amin. Luzon, Visayas at Mindanao. Kung kayo po ay nasa malayong lugar, huwag na po kayong magtangkang pumunta ng Maynila para makita lang po kami. At marami po kong dumadalaw po sa amin, gumagastos pa. Salamat na lang na may Hotel Sogo na kuminsan pinatitira namin sila muna dyan at yung mga sa mga aming silent business partner na pag-uwi po na sa kanilang mga probinsya, nakakatulong din po kami na ibalik po ang kanilang ginastos na pamasahe. Ngayon pwede na po kayo mag-online sa mga sumbong. Kami na po mismong tatawag. O di naman kaya, pag malaki pong sumbong, kami po'y darating dyan sa inyong mga probinsya. Bukas po yung aming tanggapan po dito ho sa as hashtag Ibabitag Mo. Nakikita niyo po yan sa Timog Avenue sa Quezon City, sa Gusaling Ritual Center. Ayan po. Ngayon, alas 8 ng umaga, ganyan po ang mga tao araw-araw sa likuran na po yan, sa iba yung sa harap. Kami po'y matatagpuan 102 Timog Avenue sa Ritual Center, Quezon City. Lahat po ng mga problemang pang-aabuso, panloloko. Ito ho, kami po yung dapat puntahan dahil nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Tulong at serbisyo, tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo, ito po yung tatak, hashtag Ibabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ibabitag Mo. Mga tindera ng gulay sa Pagsanhan, Laguna, umalma. Ayaw daw silang bigyan ng business permit ni Mayor. Pinangako ang magiging franchising partner ng Dermacare. Milyon-milyon pera tinangay. Mga biktima dumagsasabitak. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ibabitag Mo. Ang inyong nakitang, ito ho'y pambungan ho namin, All Points Bulletin. Again, sinasabi po namin, ginagamit po namin yung APB or All Points Bulletin para kayo ho'y alertuhan. Malapit na po yung Pasko, nabibilang na po, ilang araw na lang. Kaya ito po yung ating sasabihin, nalalapit ang Pasko, uso na po yung iba't ibang uring karamdaman, allergy, trangkaso, sipon, na nauukol ho pagdating dito sa sinasabing baga po natin, siguruhin po natin, ano? Yung mga lungs po natin. So,
Una sa lahat, kami nagsasabi sa inyo nang ito'y panahon po, pagdating ho ng Pasko, nag-iiba po yung weather po natin. Nakukuha po natin yan sa iba't ibang mga bagay na kapag tayo'y allergic, nagbabago yung panahon, nagagaling sa mga pollen, damo, sumasama sa hangin. Kaya kung minsan yung balat ho natin tinatamaan, nagiging ayan po, na nangangati po tayo kung minsan. Depende ho kung gaano kayo ka-sensitive. Ngayon, kung ikaw po ay residente ng Quezon City at aktibo sa tuwing buwan ng Nobyembre hanggang Desyembre, mataas po ang populasyon at mainit ang panahon, lalo ng tuwing umaga. Sintomas: allergy season, runny nose, nasal stuffiness, congestion, watery eyes, red eyes, allergic conjunctivitis, sneezing, cough, itchy nose. And then, ito ho yung sinasabi ho natin na iba pa na nauukulo pagdating doon sa taenga or sa lalamunan. Okay, mag-iingat po tayo. Lalo-lalo na itong post-nasal drip. Anong ibig sabihin yan? Yan po'y kung minsan gigising ka ng umaga, nangangating lalamunan mo kasi may problema, barado po yung inyong sinus. Mag-iingat na po kayo. Huwag pong abusuhin ng katawan. Importante po yan. Kaya kung minsan yung allergy umaatake dahil mababa po yung sinasabing immune system natin. Ngayon, eto lang pong aming sinasabi, mag-iingat din po sa mga kinakain. Ha? Mag-iingat po sa mga kinakain, baka allergy po kayo. E doon naman sa mga, ingat po kayo, no? Pagdating ho ng Pasko, handaan. Naku, Sos Mar Joseph, inuman. Matatamis na mga pagkain. Sos Mar Joseph, Merry Christmas. Ang magiging problema po, ang bilis po ipasok sa ating bibig, yung mga sino ba naman hindi magugutom niyan? Sos, Ginoo. Masarap yan. Pero everything's done in moderation. Holiday heart syndrome. Tumataas po yung ito'y mga blood pressure. Baka naman kayo'y nahihilo na. Tumaas ang inyong blood sugar. Maaalat na pagkain sa Isley. Matatamis. Pag-inom ng mga alak at yung mga matataba, ingat po kayo. Kadalasan po, pagkatapos ng holiday, bay, puno po yung emergency ng hospital. Anong nangyayari? Nagtaasa ng yung blood pressure, blood sugar, kung ano-anong nararamdaman. Abay, siguraduhin po natin, we'll see you until next 2024. Baka naman, mahirap na, ano? Paalaala lang po yan. Ngayon mga boss, umpisan ho natin. Sumbungan! Imbestigahan! Ito na po, hashtag, ipapitag mo. Well, ito na po. Mga tendera ng gulay ng pagsanghan, umalma, ayaw raw sila bigyan ng business permit ni Mayor. Ito po yung unang titirahin po natin. Lumapit po sa atin dito mga bossing. Gusto ko pong linawin po rito kung nakikinig po sa atin yung pagsanghan. Okay? Walong tendero ng gulay pagsanghan. Dumulog po sa aming tanggapan, nagpabitag. Ipinabitag po yung pong sa munisipyo nare-reklamo. Importante po marinig din natin yung panig po ng munisipyo or mayor, administrator. Ang kanilang problema, tatlong buwan na raw silang hindi nakakapaghanap buhay. Ang dahilan, ayaw daw kasing permahan ni mayor ang kanilang business permit. Yung application po nila na nagmula nung sila ay lumipat ng ito'y pwesto sa isang pribadong trading post. Mas maganda ho siguro. Detalye ng sumbong, panoorin. Kami po ay grupo ng mga magugulay sa pagsanghan lagunan ay lumapit sa programa ni Sir Ben sa hashtag ipabitag mod sa humingi po kami ng tulong sa aming pong permit na hindi po may bigay-bigay ng mayor ng pagsanghan. Dito lang pong September 13 ay napatigil po kami sa aming paghahanap buhay dahil pinag-iba na po yung aming pwesto at nag-relocate po kami sa isang pribadong lugar, kaya lang ayaw po kaming issue ng permit. Ayon po sa munisipyo ng Pagsanghan Laguna ay hindi daw po kami maaring bigyan ng permit sapagkat ay hindi daw po pwede na magiging dalawa po ang pagsakan ng gulay. Ang ibig po sabihin ng dalawang pamilihan, isang public, isang private, kami po ang nasa private. Kaya kami po ay hindi daw po pwedeng kumuha ng issuehan ng permit.
Sir Ben, sana po ay matulungan nyo ang aming grupo ng mga magugulay na makuha ang aming hinihinging permit sa ating Mayor Cesar Areza, at para may pagpatuloy po namin ang aming hanap buhay na pagtitinda po ng gulay sa bayan ng Pagsanghan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonahan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama natin ngayon sa studio ang mga vegetable wholesaler ng Pagsanghan. At magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po, sir. Alright, ikaw si Hubert, spokesperson ka. Mm-hmm. Si Maribel. Okay, Maribel. And then si Marisa. Mm-hmm. So, etong gusto nating sabihin, kayo yung mga Pagsanghan. Anong tawag ninyo? Private trading post po. Okay. Napabilis yung prompter. Biglang sumayaw, tumalun. Ayan, mga vegetable wholesaler ng Pagsanghan. Anong tawag ninyo sa inyong grupo? Private trading post po. Sa private trading post. Okay. Linawin natin, ano? 10 taon na kayo nagtitinda ng gulay sa public market ng Pagsanghan, Laguna, at grupo ninyo to noon. Mm-hmm. September, ito kayo noon. Opo, sir. Opo. Noon yung kayo yan. Opo. Okay. Okay. Ngayon, September 2023, itong September lang, napilitan lumipat sa ibang pwesto yung grupo ninyo, Hubert. Tama? Opo. Matapos lumiit ang espasyo, ito yung may espasyo binigay sa inyo. Yan po yung amin ngayon. Ay, ito private. Yung sa inyo to. Mm-hmm. So, ito'y pribadong pag-aari. Opo. Ito'y trading post na to, ang lisensya na to sa pribadong lupa yan. Opo. Umalma ba yung nagbigay sa inyo ng pahintulot na maglagay ng stall dyan? Kayo bang naglagay dyan o sa kanila yan? Ito to. Tumingin kami po naglagay niyan. So, kayo naglagay dyan. Sa pwestong yan, kayo ang nagtayo niyan. Opo. Okay. Kaninong gastos lahat yung mga bakal at yero na lalagyan ninyo ng mga gulay ninyo, supposedly? Kanino yan? Sa amin pong mga magugulay. Alright. Pumayag ba yung trading post kung kaninong lisensya? Ano ba to? Trading post. Pero yan ay puro mga gulay. Opo. Meron bang ibang lugar dyan na kung saan may mga nagtitinda rin? Mga, ano pang mga tinitinda sa gulay lugar? Gulay lang po, tsaka prutas. Gulay, prutas. Mm-hmm. So, yan ang trading post niya. Ito yung trading post. Opo. Yung parte na yon, sa dulo, dito yung mga, ayan, sa, yung trading post na yan, pag-aari, pribado. Opo. Mm-hmm. Maraming pumupunta dyan sa araw-araw or pagdating ng weekend para mamili ng mga gulay. Nung bukas po kami, marami pong pumupunta. Kaso, nung pong pinabarikada kami sa pulis, natakot na po yung mga pumupunta. Okay, balikan muna natin, ano? Bago kayo magsasalita sa akin. Nalilito ako dito sa pictures ninyo. Pakibalik ulit yung sinasabing trading post nila na may parang sa may building. Ito kayo ngayon? Opo. Opo. Kaninong lugar ang pwesto yan? Kay Wilson Lim. Kay Wilson Lim. Binigyan ba ka ng pahintulot na para magtinda yan? Kayo ba'y nagtayo? Kanino naman to? Yan din po yon, kay Wilson Lim. Nasaan kayo dyan? Ayan po, yung may tapat na motor. Ay, may mga motor sa inyo. Ito lahat to. Opo. Pero may gusali dyan na mataas na puti. Ano naman yan? Bahay po yan eh. Bahay. Sa ligod. So ito, trading post to. Opo. May mga natitinda ng gulay dyan? Dati po. Ngayon, wala na? Wala na po. Kasi bawal na. So ano naman to? Parang simbahan. Nalilito ako. Bakit iba itong itsura nito? Likod din po yan. May bakod po yan. Sa likod. Balik tayo. Ano tong isa? Ito. Ano naman to? Bahay po yan. So, nasaan kayo dyan? Mukhang hindi ata magka... Hindi, huwag ka lang tumayo. Saan kayo dyan? Hindi ko makita. Saan? Ayan po mga stall. Hindi. Sige. Pakita natin yung isa. Parang malayo eh. Parang hindi. Yan po yan. Parang hindi ko nakikita sa harapan niya ng gusali na nakikita niyo. Nasaan dyan? Ayan po yan. Yan. Yan na lang. Naniniguro lang ako dahil may mataas na gusali. Yan. Puti na yan sa taas. Yung nakikita mo. May parang may solar panel pa sa inyo. Dyan muna. Dyan. Don't move that. Yan. Nakikita mo yan? So, lahat ng yan sa baba sa inyo yan? Opo. Yung mga mababa. Binigyan ba ni Mayor ng permit itong trading post na to na maglagay sila ng mga pwesto dyan para magtinda? Opo. So, bakit kayo hindi binigyan kung yung iba nagtitinda yan? Ay, gawa nga daw po ng may public. Eh, malayo naman po kami sa public. Oh, that's a private, pribadong lugar. Opo. Yan. Mm-hmm. Yung dating pinagtitindahan nyo sa palengke. Opo. Malayo ba yung pamilihang bayan?
sa... May palengke, pamilihan bayan? Malayo po, mga... Doon kayo dati? Opo. Mm-hmm. So, itong pinagkapwestuhan nyo dati na merong pakita natin yung dating pwesto ninyo, para makita natin, naintindihan, ito yung dating pwesto nyo? Opo, yeah, po. Kadikit, ito yung dati. Kadikit po ng public market yan. Okay. Pamilihang bayan yan. Opo. Kadikit yan. So, sa gobyerno yan. Opo. Sa munisipyo ka nagbabayad yan. Opo. Mm-hmm. Lahat niya may tawag dito, market master. May administrator ng privado dyan, ng markado na yan. Yung dating pwesto. Isa lang yan po, yung po sa public po. Kaya nga, yung pag-aari ng public market dyan eh. Natural, merong administrator, public master. Nagkakaintindihan, boss, tumingin ka na sa akin, huwag ka na tumingin doon kasi pag tumitingin ka, hindi ka nakikinig. Makikita mo mga pictures na pinadala niyo sa akin, kaya ako nakikipagkwentuhan sa inyo, nag-iimbestiga na ako. Mm-hmm. Sinisiguro ko na nakukuha natin yung detalya, no? Kasi kung minsan maraming sumbong, hindi na nakikita kung dalawang problema. Ang problema ninyo, lumipat kayo dito sa trading post. Ito yung trading post na to. Opo. Pero kung titingnan malayuan, gusto ko makita yan yung trading post niyan. Okay. Yan ay pag-aari ng pribadong individual na may lisensya, pwede siya maglagay ng may pwesto siya diyan. Ito yung trading post niya. May mga katabi kayo diyan na walang mga tawag dito, mga bakal-bakal o tawag dito steelmating. Oh, may steelmating. Ano 'yan? Negosyo 'yan, tama? Opo. Itong dito walang steelmating, ito may mga motorsiklong nakapula 'yan. Anong tinder 'yan? Meron din po 'yan, nakatiklop lang. Nakatiklop na. Anong tinder 'yan? Gulay din po sana, sir. So lahat kayo diyan pinasara, hindi kayo binigyan ng lisensya. Ano daw ang dahilan kung bakit hindi kayo binigyan ng lisensya? Yun nga pong pampubliko tsaka yung privado daw po, hindi daw po pwede kasi the same lang daw po ng tinda. Anong pakialam ng administrator ni mayor doon yan? Sino para magde-desisyon na kung na same lang? Eh nasa tao kung sino ang basta't importante layo kayo sa sinasabing lugar. Okay? Kasi isipin niyo muna pag pakinggan niyo ako. May karapatan kayo in pursuit to life, liberty, and happiness. Basic to. Gusto nyo malayang, yung mabuhay na wala kayong piniperwisyo, wala kayong inaagrabyado. Pursuit to life, liberty. Malaya kayo magtinda na wala kayong niloloko. Gusto nyo maging masaya na wala rin kayong sinasagasa, niloloko. Yung kalayaan na yan ay dapat ipinagkakaloob kahit kanino. Karapatan yan. Nasa saligang batas natin yan. Ang gusto ko lang sabihin, meron ba kayong nilabag na batas? Tanong. Wala po. Kompleto po kami sa permit. Okay. So, hindi kayo binigyan kasi parang sasabihin ng munisipyo, aba, teka muna, malulugi yung mga nagtitinda sa public market na pag-aari ng gobyerno. Ito naman ay mga tao makikinabang. Bakit natin pinoprotektahan ay yung mga nasa tao na kung saan sila pupunta, basta't importante ang masaya, mga taong bayan. Hindi po pwede ang gobyerno magsasabi, pep, ikaw bawal, ito po pwede. Yun ba nakikita ko? Yun po ang sinabi sir, sa amin ng punong bayan nung nakapag-uusap po kami. Yun ba ang nakikita ko, hindi ang punong bayan? Agree ba kayo sa sinasabi ko? Opo, sir. Ayun, wala akong pakialam sa punong bayan nyo. Dahil ako nag-iimbestiga. Karapatan ko sa media, maging matataenga, bibigyan ng pagsasalin, interpretasyon, ito yung translating, sinasalin yung mga ito'y mandato, yung mga patakaran ng gobyerno. Karapatan namin bilang matatayag ng taong bayan, isalin, ininterpreta, ipaalam ang publiko, ito yung mga trabaho ng nasa gobyerno, hinalal o di naman kaya inappoint. Naiintindihan niyo ba? Opo. May katungkulan sila na dahil sila taong gobyerno, ipagkaloob ang serbisyo dahil kayo ang boss ng mga nakapwesto dahil sila hinalal. Oops. Hindi yun sa kanilang sabihin, maliban na lamang kung illegal ang ginagawa, magbebenta ka ng kontrabando, may nilalabag kayo ng batas. Pero kung ito'y competition na, hindi po pwedeng protectionism dito. Wala kang pwedeng protektahan. Kung malayo ba ang pamilihan bayan dito sa sinasabing itong trading post na to? Malayo po. Alright. Malayo, ha? So, maglalakbay ka pa. Pupunta ka pa rin para makabili. Samantala, ang pamilihan bayan, nasa gobyerno yon, malayo sa lugar nyo. Hindi kayo magkatapat? Hindi po. Hindi po. Gaano kalayong distansya? Mga 2 to 300 meters po. Meters? Hindi siya kilometro? Hindi po. Hindi po, sir. Okay, bakit kaya? Okay, hindi na ako pinarmahan. May arrest, ha? Ang kanilang business permit application dahil isang petisyon.
Ano naman petition dito? Baka pinetition ko, illegal ang binibenta ninyo. Exported kayo, imported. Pinarmahan ng ibang mga vegetable seller ng public market. Ayon sa petition, hindi raw maaaring magkaroon ng bagsakan ng gulay sa pribadong trading post sa pagsanghan dahil apektuhan daw ang kabuhayan ng mga nasa public market. But teka muna. Hindi ko mag-gets to it. Una sa lahat, the right in pursuit to life, liberty, and happiness. Malaya kang mabuhay na wala kang inaagrabyado, wala kang niloloko, wala kang batas na nilabag. Malaya kang gumala na wala kang nilabag ng batas, niloko, inaagrabyado. Malaya kang gumawa ng negosyo mo para ikay maging masaya na wala kang niloko at nagay nilamang nilabag na batas. Bakit kinakailang pagkakaitan magtinda kayo? Samantalang yung kalayaan nilang basta't wala kang nilabag na batas, wala kang niloko. Maliban na lamang kung galing sa nakaw yan. Galing sa nakaw bang mga bindan niya? Hindi po. Maliban na lamang kung kontrabando yung gulay niya. Galing ba sa kontrabando yan? Hindi rin po. Sigurado kayo. Malalaman natin yan. Okay, sige. Ito, kayo dati mga kagrupo ng inyong naghiwalay kayo, lumayo na lang kayo. Pero kung ang paghiwalay naman ninyo, kung ang taong bayan ay panalo, ang taong bayan makakabili ng mura na magkaibang pwesto kayo, hindi kayo nagkapatayan, eh ganun talaga ang sitwasyon. So, hindi po pwedeng mamagitan na mag-referee at mag-decide. Ikaw, huwag kang mabuhay. Bawal ka. Sarado ka. Ito, importante mabuhay ka dahil nasa public market ka. Ikaw, sa privado ka. Hindi kinakailang isara ka. Abaytay ka muna. Dahil nagkawatak-watak yung grupo ninyo, karamihan sa miyembro na natili sa public market habang ang iba lumapit sa ibang pribadong establishmento. Kaya, eto kayo, tatlong buwan na kayo hindi makapaghanap buhay. At pinagkaitan kayo ng inyong karapatan mabuhay sa pamamagitan ng malayang pagtitinda. Kung wala kayong nilalabag, sumunod kayo ng batas, malaya kayo ang kalayaan na yan, pati yung gusto niyo maging maligaya at maging masaya na doon sa sinasabing na angkop sa saligang batas natin. In pursuit to life, liberty, and happiness, ito ano gusto natin makausap. The Municipality Pagsanghan ng Laguna, si Mayor Cesar Areza. Mr. Mayor, magandang umaga po sa inyo, Mayor. Magandang umaga po. Si Ben Tulfo po, Sir Mayor. Nakalive po tayo sa IBC TV 13. Ganun din po, Mayor, sa CL TV 36 and worldwide netwide sa aming YouTube TV channel. Yan ho, Bitag Official. Mayor, lumapit po sa amin dito. At sila po'y marami rin. Nagbiyahe pa po. Last week pa, inalam po namin, nag-imbestiga kami. Ano pong nilabag nitong mga ito'y trader po na mga gulay dyan po sa inyong lugar? Una po, yung pong kinalalagyan nila ay tagong po ng munisipyo. Ano po itong kinalalagyan nila? Yan ay napalipat. No? Mm-hmm. Una po ay, pangalawa po ay sila ay lumipad kaagad sa pribado. So balik yung kainang pribado ay ang permit po nila ay karwas, no? So hindi ko kaagad sila nakipag-usap at nakipag-ano. Kaya po ang nangyari, nagkawatak yung dalawang grupong. At yan po, bago ka magtayo na isang palengke o isang magsakan, dadaan po na muna po sa sangguniang bayan. Dahil hindi po pwedeng magdalawang palengke, malapit lang po ang doon sa pagbagsakan, yung pong kanilang tinatayong nililipatan po yung kopyado. So, yun po. At nag-usap naman po kami, mapag-uusap, kahit nga po binibigay ko sa kanila yung pribado, na kahit walang po pa muna, kasi po meron po kami malaking palengke na gagawin na para doon po talaga ay lipat lahat po na malaking pwesto. So po yung po ang nangyari. At nag-uusap po naman kami, pinapahawakan ko pa yung pong isang malakihang ano na tiyangge sa kanilang grupo para talagang mapagbigyan po lahat. At tayo naman po ay wala pong hadlang sa paghahanap po ay dahil po ay dati naman po tayo ay negosyad bago tayo pumunta po sa public service. Bilang maging public servant. So, hindi po tayo, wala po tayong tutol sa paghahanap buhay. Sa maayos naman po pag-uusap namin, ang dami po pong inoper sa kanila regarding po sa paghahanap buhay. At yun po, at ang huli po ay eto na nga po, tumunta po sa inyo. At sabi ko ay hindi na po sila pumalikuli. At sabi ko,
regarding sa pwesto, malaking pwesto ibibigay sa inyo. Sige. Doon po sa area na lugar na yon ay medyo hindi talaga kalakihan, kaya po ayun na nangyari. Okay, Mayor, ganito lang, no? Na linawin po natin. Trabaho po namin bilang matataeng pang-apat na haligi. Pang-apat na haligi. Kami po ay nasa Fort Estate Media. Trabaho po namin isalin, interpretata, i-translate, interpret, and then inform the people so people can relate. Lahat po ng mga ito'y programa, proyekto, mga patakaran ng gobyerno sa ilalim ng ehekutibo. Ang apat na haligi po yan. Hudikatura, Legislatura, Ehekutibo, kayo po dyan, at yung kami sa media, matataenga. Wala po kaming kinakampihan, bagkos sinasalin po natin yung mga bagay na dapat malaman ng taong bayan, trabaho po namin yan. Okay. Ang gusto ko lang malaman, Mayor, anong gagawin natin dito sa mga pobreng mga tindero-tindera? Tatlong buwan na sila. Sila po ay malayang meron po akong space na binibigay sa kanila na walang upa. No? Walang upa? Espasyong walang upa? Wala pong bayad. Walang bayad. So, pag walang bayad, Mayor, ano ang catch niyan pag walang bayad? Siyempre, may kondisyon. Wala pong kondisyon. So, ganito lang, Mayor. Sige. Okay. So, for the time being, sinara ninyo yung kanilang pinagawa na pwesto doon sa isang trading post na parang hindi nyo kinikilala yung trading post na yan, at yung trading post na yan, illegal. Ganun ba? Tama po yun. Kasi po, regarding po sa requirement sa legal, wala po. Well, Mayor, pag sinabing trading post na yan, Mayor. Mayor, sandali lang, Mayor, ano? Okay, kanina po kayo nagsasalita. Baka mahilo po yung tao. Linawin po natin, Mayor. Ito pong sinasabi ninyo, ito po yung trading post na to, na pag-aari daw po ng isang individual, bagsakan din po yan ng gulay. Ang makikinabang po yan, yung taong bayan, the freedom of choice. Pinag-uusapan po natin dito in pursuit to life, liberty, and happiness. Yung pong itaguyod po ang kalayaan nila na mabuhay, na walang dinidihado nilalabag. Yung sinasabing malaya sila makapagnegosyo, na walang nilalabag, niloloko, inagrabyado. At yung malaya sila maging masaya sa kanilang ginagawa ng walang nilalabag, inagrabyado, sa saligang batas po yan. Ngayon, gusto ko lang pong alamin, pinasaran niyo ba sila o pinasaran niyo yung trading post? Gusto ko lang po malaman, pinasara po pa natin, dapat po, clinose niyo yan by order of the mayor, yung trading post, because that trading post is illegal. Declare it illegal muna. Sa tulong ng iyong sandigan bayan. Sampulan ninyo yung sinasabing magmamamayari niyan, at huwag niyo yung parusahan itong maliliit na nagtitinda ng gulay. Gusto niyo pong bigyan ng parusa, sino mong lumabag? Yung pong trading post, malaking tao siguro yan. Ito po sila, maliliit, kaya nagpabitag po. Ano ba, Mayor? Lumabag ba yung trading post? Illegal ba sila? Declare it closed by the order of the mayor. Because they don't have a permit to operate as a trading post. A trading post is a place where people can go and buy their crops or anything sold in a trading post. And trading post, nakakatulong po yan pang wholesaling po. For wholesalers. Iba naman pong pamilihan bayan. Pag-aari po ng gobyerno. Ito po, wala na po sa saklaw ninyo ang pribadong lugar na malaya po sila magtinda, unless pag sinabi nyo, itong nagmamayari ng trading post na to, illegal. Then sanction them. Close them down. Bakit po pinasara nyo itong mga nagtinda ng gulay dahil managpetition? Pumapanig po kayo. Manindigan po kayo kung anong tama. Yun pong aming pananaw. Gumamit pa kayo ng pulis. Ano po to? May problema po tayo, Mayor, kasi sa akin, as bilang ama ng bayan, kayo po'y gagawa ng bagay. Muna, ipairal yung tama, walang nilabag ng batas. Una sa lahat yan. Kung may naglagbag ng batas, yung trading post. Sino nang mamayari ng trading post? Mr. Lim? Si Mr. Lim. Di ipasara si Mr. Wilson Lim. Sabihin kay Mr. William Lim, you are now, you know, operating illegally by putting a private trading post, and there is no business permit will be given to you by the order of the Sangguniang and the City Council or Sangguniang Panglalawigan ng Laguna. Laguna po kayo, nasa munisipyo po kayo eh. Yung inyong Sangguniang ideklara, yung inyong city, municipal council ideklara si Mr. William Lim, give him that notice. We'll close you down by the order of the mayor, and so
yung sinasabing yung municipal council kasi they're operating illegally. Kung ito naman po'y malaya lang lumipat, kalayaan po nilang lumipat dyan. Magnegosyo, habang sila po'y nag-aantay ng inyong palengking itatayong malaki na libre. Pero pansamantala, sila po'y nagdurusa ngayon eh. Hindi ko po mag-gets eh. Give me an understanding dito. Ano po bang ginawa dito? Si Mr. Wilson Lim, tuloy-tuloy pa rin, tumatanggap ng ibang pwesto riyan. Pero si itong manggugulay, tinira nyo. Bakit yung iba bukas? Bakit sila lang pinasara nyo? Mayor? Opo, ganito po yun. Kailangan po kasi, malapit po siya doon sa trading post. Okay. Hindi talaga magkadalawa yung ano. Kailangan po talaga. So in other words, Mayor, pinoprotektahan nyo yung mga magsasaka na doon, yung mga nagtitinda sa public market dahil panggobyerno yun. Tama? You're now protecting them. You're not basically adjudicating them. You're not doing an arbitrary works. Dapat bilang ama ng bayan, babalansihin mo. Dapat dito, Mayor, may nadidihado rito kaya nagpabitag po. Pinabitag po ang inyong munisipyo sa Mayor. Masakit pakinggan yan. Ang trabaho ko po rito, tingnan, silipin. Hanggat hindi niyo po nasasagot itong aking katanungan, magbabanggaan po tayo, Mayor. Ipagtatanggol ko po sila eh. Ako po, Mayor, pinapaliwanag ko sa inyo. Sila ngayon, pinagtatanggol ko sila. Magpaliwanag ka, Mayor. Ipakita mo sa amin sa tulong ng iyong konseho na legal ang ginawa ninyo, hindi illegal, because you deprive them in pursuit of life, liberty, and happiness. How's that? Opo, meron po. May ganito po yan. Meron pwesto po ngayon. May kwento? May kwento? Nasa Sanggunian ang bayan na pag-a-apply po ako sakasakali. Mayor, wag na natin pahirapan pa. Ang makan ng taong bayan, business permit is with the mayor, not with the Sanggunian. Ang Sanggunian gumagawa ng ordinansa po yan. Ang Sanggunian tutulong sa iyo pagdating sa ano mga ordinansa, unless kung reclassification ng mga lupain dyan at ibang bagay, kasi pag-uusapan ng vice mayor niya at mga konseho niyo. Ang pagbibigay ng business permit ay nasa kapangyarihan mo. Opo, kasi... ngayon, bakit ayaw bigyan ng business permit? Yung malapit po sa bagsaka... So now you're protecting ikaw ngayon ang protector ng nasa palengke. Paano naman to? Ako naman ang protector nila, tagapagtanggol nila. Ikaw protector nila, ako tagapagtanggol nila. May nasilip po ako rito na... Mayor, I don't want to tell you this, but you know exactly as a man ng bayan, alam mo ang papel mo. Hindi po tayo nagtatalo rito, ipinaglalaban ko po. May nakikita po akong mali rito, baka hindi nyo pa nakikita. Pinakikita ko po sa inyo eh, baka may panlalabis, may pagkukulang, may gray area po kayo rito. You're protecting the others while you allow these people to die. Mamatay ng tatlo na pinagkaitan mo po sila ng karapatan eh. Malayang kumilos, magdesisyon, malayang magnegosyo, malayang magkaroon ng sinasabing kahit na papano kasiyahan sa buhay na walang nilalabag, walang pang-aabuso, walang panloloko. Lumalabas mayor dito para kayong abusado rito eh. Masakit pong pakinggan. Ating pong binibigyan ng pwesto. Mayor, ganito na lang. Okay, sige. Magtatalo po tayo rito, Mayor. Anong iyong magagawa para dito? Habang sila po, pagpapasko na, walang kinikita. Kayo po ang dahilan ng kalbaryo nila. Pinagkaitan mo ng karapatan na mabuhay. Ano ang gagawin nyo alang-alang sa in the spirit of Christmas? What are you gonna do? Bibigyan po sila ng pwesto. Kailan mo bibigyan ng pwesto saan? Kailan at saan? Ngayon din po sa... Ngayon bibigyan mo sila. So in the meantime, sarado yung pwesto nila. Bakit hindi mo lang muna bigyan sila ng pagkakataon magtinda ngayong Pasko para kumita? Bigyan mo sila in the spirit of Christmas. Open it up. Meron po. Hindi, yung pinasara mo. Why don't you just let them be free there? Kasi ililipat mo pa. Mapiperwisyo sila. Give them time to operate para kumita sila. Mayor, ang tigas ng ulo mo eh. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon kumita man lang sila itong Pasko? In the spirit of Christmas, let them operate. Kahit na nga po ang mga BIR, ganun, makinig ka Mayor, ano? Kahit na mga BIR, makinig ka Mayor, mga may pinasasara mga BIR na mga chain of stores,
Pero dahil in the spirit of Christmas, kinausap na lang, binigyan ng pagkakataon, magbukas kasi pinasara nila. Tinignan nila Pasko eh. BIR na yan. Buwis na yan. May nilabag ba silang buwis? May paglabag ba? Mayor, kung pag-uusapan natin dito, Mayor, this is exactly what I'm gonna tell you. You are under DALG. They are also buying the crops, Department of Agriculture. I think that the Department of Justice should come right in para makita yung katarungan, para sabihin sa iyo kung anong mali mo rito. I think kahit na mga BIR magsasabi rito, why are you depriving them of their livelihood? Bakit mo pinaparusahan to? You see, Mayor? You're not thinking kung ano sasabihin mo sa akin. Checkmate ka. Open it up. In the spirit of Christmas, give your people sa pagsanghan the freedom of choice. You're not killing anyone. You're protecting. You're practicing protectionism. Wala sa kamay mo yan. Ama ka ng taong bayan, ipairal mo kung ano yung balanse tama. Ayaw kong lumabas, pinangangaralan kita. Hindi ko trabaho yan. Nasa ehekutibo ka. Nasa Fourth Estate kami. Mahirap ba, Mayor? Buksan to. Ang tigas ng ulo mo. Meron ka bang vested interest? May sarili ka raw mall. Totoo ba, Mayor? May ako sarili raw mall ang anak mo, pamilya mo. Kaya gusto mong ilipat at aro. Hindi, yung bang gusto mong sabihin? O, dahil sila rin po ba? Pumatahin ilan po sila. Bukas dito. Mayor, tinatindi mo. May sarili po ba kayong mall dyan na gusto nyong ilipat sila sa mall ninyo? Wala. So ngayon, Mayor, para hindi kita mapukulan na may business, may interest ka, may selfish interest ka rito, I'm sorry, I'll be brutally frank, unfiltered, open it up. Buksan mo, hayaan mo sila muna, malaya. Pagbukas ng palengke, give them amnesty. Mahirap pa yun, Mayor? Kasi, Mayor, pag ganyan ang ginagawa mo, pipilitan kami silipin yung mga nandyan sa lugar na yan, mag-i-interview kami ng taong bayan, darating ang bitag dyan, hindi ako nabibiro. Mag-iimbestiga. Okay lang po kayo, okay lang po na malaya po kayo. Wala po naman ako nga na interest. Ano po at so anong gagawin natin, Mayor? Anong gagawin natin dito sa mga magsasaka? Constituent mo 'to eh. Taga Santa Cruz po 'yan sila. Oni, ano ngayon dahil taga Santa Cruz pagkakaitan mo? Hindi po, hindi po. Pilipino pa rin sila, Mayor. Taga ano pa rin sila, Mayor? Taga Laguna pa rin sila. Baka nakikinig yung gobernador ng Laguna rito, Mayor. Matapos na po, sige, pupuntahin nyo sila. Papupuntahin ko sa iyo, Mayor. Gusto ko, Mayor, may solusyon to, Mayor, ha? Sige po natin ng pagkakataon. Okay, sige, Mayor. Maraming salamat, binibigyan mo ng pagkakataon, Mayor. Mabuhay po kayo, Mayor. Papapuntahin ko dyan ngayon. Mayor, sasamahan namin sila. Papupuntahin namin sila sa iyo. Bibisita po ako sa iyo para magkaroon tayo ng mainit na pagkamay. Okay, okay, Mayor. Kaibigan na tayo, Mayor. Thank you so much. Bye. Merry Christmas. Dinadabog-dabogan kayo. Sige, magsalita pa kayo. Ha? Mayor, makikinig ka. Sige, sumbong kayo. Sige. Kami, nung una po, nagalit kami. Ganito na lang. Ganito na. Tama na. Huwag na kayo magsentimiento. Bumalik kayo roon, nakatingin na kami. Pinagtanggol ko kayo dahil nakita ko, tama yung ginagawa nyo. Huwag naman pag pinagtanggol na kayo, nagsusulsul pa kayo. Okay, eto na nga, babalik na kayo, gusto namin makita na sa pwesto na kayo. Opo. Huwag nyo na akong gatungan. Opo. Okay, pag ginatungan mo pa, sumuko na nga mayor nyo eh. Umatras na nga eh. Opo. Anong gusto mo, hambalu, pulbusin natin? Hindi naman, ayaw naman po namin ng gulo. O, di, ayaw mo ng gulo eh, ba't mo ako sinusulsulan? Sinasabi sa'yo, Merry Christmas na eh, pagkatapos. Talagang naiiyak na ako, sir, kanina, at sabi ko nung si sir, ano lang po talaga. Ganito na lang, kasi nasa lugar kayo. Maaring nagkamali lang si Mayor. Alam mo, nagkakamali tayo. Gusto ko maging balanse sa inyo, okay? Huwag naman na dahil pinagtanggol ko kayo, baka maging abusado kayo. Nasa tama lang, okay? Magtinda kayo na maayos. Huwag kayo manglamang, huwag kayo manloko, huwag kayo magbayad kayo ng buwis. Umayos kayo. Dahil ang kalayaan na magkaroon na life, mabuhay ng maayos, matiwasay, na walang niloloko. Ulitin ko, mabuhay ng maayos, na matiwasay, na walang niloloko. Opo, sir. Mabuhay, malaya ka makapagkilos, magdesisyon ng iyong gustong gawin sa buhay mo na wala kang niloloko, inagrabyado, wala kang nilalabag na batas. Opo, sir. At malaya ka maging masaya sa pamilya mo at ang iyong pagiging negosyo. Opo. Dahil nakaakit yan doon sa sinasabing saligang batas natin. Okay? Opo, sir. Naging malinaw ba tayo? Opo, sir. Baka nakalimot lang si Mayor at saka yung mga sanggunian niya na grabe, ewan natin ngayon. Grabe nga po.
Okay. Grabe po talaga naranasan sa namin, sir. Gusto mo magalit pa ako? Ay, huwag na po. Gusto mo? Huwag na po, sir. Ayaw naman po namin ng gulo talaga, sir. Eh. Matitinda lang po talaga kami, sir. Yun lang po talaga. Awatin muna ako. Bababa ko na to. Hindi na po, sir. Huwag na po, sir. Okay, po. Sige, sir. Okay. Okay na tayo, ha? Okay, okay po, sir. Sige. Na, sabi ni Mayor, okay na. Kay Mayor lang ako, dahil siyang ama ng bayan, may kapangyarihan siya. Kung sakaling kumisa nagkakamali, nagkukulang lahat tayo nagkakamali dahil tao lamang tayo. Okay? Dahil sa panahon ng Christmas, gusto ko maayos tayo lahat. Okay, sir, kami nga pa'y lungkot na lungkot na ko. Magpapasko na, wala pa rin kaming tinda. Ano sinabi ni Mayor? Magtitinda na raw. Nung ayaw. Masaya ka ba? O, ay, masaya po, sir. Masaya pero talagang tears of joy talaga, sir. Okay, sige. Okay na tayo, Rihanna. O, sige, sige. Ito po, nag-iisang pampansang sumbungan. Tulong at serbisyo may tatak. Anumang uri ng pang-abuso? Anumang uri po ng panluloko? Anumang uri ng sinasabing bagay na kuminsan nakakalamang ka na? Medyo nakakalimot ka na sa tungkulin mo na ikay hinalal o inappoint ng gobyerno, nagsiservisyo ka sa taong bayan, hindi para parusahan ng sinuman. Tatak, bitag! Ako po si Ben Tulfo. Si Bitag. Ito po ay tatak. Hashtag, ipabitag mo. Susunod! Pinangako ang magiging franchising partner ng DermaCare. Milyon-milyong pera inangay. Mga biktimado magsasabitag. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Pinangako ang magiging franchising partner ng DermaCare. Milyong-milyong perang tinangay daw. Ayon sa mga biktima na dumagsasabitag. Dinagsa ang Bitag Action Center nakaraan ang reklamo po laban sa skincare. Ngayon, nag-invest daw sila dahil nakita lang maraming branch ang clinic sa mga sikat na mall sa Pilipinas. Mataas rin daw ang ipinangakong return of investment o ROI sa kanila. Binigyan din sila ng napakaraming discount at promo sa mga facial at slimming services na mismong clinic. Lahat daw po pangako sa kanila ay pinaghawakan nila dahil sa matinding pagtitiwala. Mm-hmm. Okay? Pinatikim naman daw sila ng return of investment subalit hindi na ito nasundan. Ang CEO kasi ng clinic, nagtatago na raw, sabi po nila. Kaya nilapit po sa atin ang detalye ng sumbong, maganda siguro panoorin. Unang-una kasi DermaCare kasi yung pangalan ng pinagbigyan namin ng pera. Yun din yung naka-indicate sa kontrata. Sabi nila, aside dun sa DermaCare, meron silang affiliated na company. Ang ganda kasi nung binigay nila na benefits. Every month, meron kami marireceive na fixed income, tapos mababalik pa yung return of investment namin after 2 years. Tapos meron pa kaming mga complementary na mga benefits, like yung worth the same amount na in-invest namin, pwede namin magamit doon sa physical clinic nila. Mahikayat ka talaga. At the same time kasi, hindi naman kasi maliliit na tao, hindi biro yung mga tao na ginamit nila as ambassador. May physical store sila eh. May kontrata din silang pinapakita, mayroong certificate, at may check eh. Ngayon, hindi na namin sila makontak eh. Gusto talaga namin is mabalik yung capital namin. Ilan taon din namin yung pinaghirapan, hindi naman yung basta-basta. Miss Chanda, hindi biro, yung pinagkuhanan namin, yung legal yun, ibalik mo kung ano yung nakuha mo sa amin. Kasi bakit namin ilalantad yung sarili namin dito sa media? Kung lahat to kasinungalingan, di ba? Hindi kami maghahabol kung nasa sa amin yung pera namin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Marami po silang nagrareklamo, mga boss, ano? At makakasama natin ngayon, dalawa doon sa mga nagrareklamo, investors, magandang umaga sa inyo. Okay, yung mga naunang batch sa inyo, kilala nyo rin yun? Opo, nung nagpunta po kami dito. Punta kayo. Ngayon, ito po, 12, 11 po. Okay, I'm sorry, ito, 21 pa lang katao, 21, ito ho, mga nagreklamo po sa amin sa DermaCare Clinic. Lahat sila ay nahimok daw ho, hinikayat na mag-invest sa clinic matapos nilang makita ang post ito sa social media. Mga investment packages ang inalok sa kanila. One, mula 100,000 pesos hanggang 1 million pesos. Mukha naman daw lihiti mo ang DermaCare dahil marami itong mga branches, karamihan nasa loob ng mga sikat na mall sa bansa.
Mula taong 2020 hanggang 2022, maayos naman daw ang kanilang kita. Pero pagpasok ng January 2023, nagsimula na. Ito ho yung mga checking nagtalbugan na in-issue sa kanila. Hanggang ngayon, patuloy pa rin daw sila nag-aalok ng investment ng Dermacare Clinic. Mm-hmm. And problema po rito, nag-i-issue po rin sila ng post-dated check na ito po'y gamit nila na patunay na iyan po mga post-dated check for investment. At gumagamit din daw po ng celebrity para medyo mahikayat itong mga investment, mga investors na mag-invest. Ang mga victim ho na parang sila po'y parang hinikayat daw po na di na mag-invest na kayo dahil mataas yung return of investment. At problema nga lang, pag too good to be true, magduda na po kayo. Yung kanilang naibang, ito'y sistema ng pagbebenta or selling proposition, eh, nag-i-issue po sila, eh, dagdag po to, parang freebie or bonus. Nagbibigay po sila ng libreng serbisyo tulad ng facial and slimming services plus discount sa mga packages. Tinatawag din nila mga beauty ambassadors or beauty partner daw sila. Ang ganda eh. Ang galing klase ito ah. Ang inarereklamo pong may-ari ng Dermacare at gusto nung natin sila bigyan ng pagkakataon din, Chanda Atienza. Ayan po. Sila rin po nagbigay ng picture dito. Sila po. Kaya nandito po sila. Magandang umaga sa inyong dalawa. Mm-hmm. Para dito sa parting Eileen. Sino si Eileen? Ikaw. Ikaw naman si Maria Cristina. Bakit yung iba wala ngayon dito? Sir, hindi po namin alam kasi iba't iba pong area po. Iba't iba area. So, complainant kayo. Marami kayo eh. Opo. Kayo ba yung nakikita-kita sa nangyaring bulalyaso rito sa mga nabiktima? Actually, hindi po. Kahit siya, ngayon ulit kami lang nagkita. Mm-hmm. So, paano kayo nag-isip na pumunta sa amin? Ano, napanood niyo to? Bakit napunta kayo sa amin? Nagkaalaman na, nagpabitag na yung ibang kasamahan ninyo? Hindi po. Hindi naman siguro kayo nag-walk-in dito na hindi niyo alam na mayroon kaming investigation ginawa. Napa-join po ako sa GC namin tapos so, sa group may chat kumuha na, ng slot. So sa group chat, hindi. Bakit kayo nandito? Hindi kayo ba'y nasa una na? Ang pakinggan niyo po ako, ano? Nagkaroon kami ng investigation dito. Nakapunta na kami doon hanggang sa SEC. Nagtanong na kami. So ang tanong ko lang, kayo ba'y napasama doon sa mga 21? Kasama po kami. Limunawin muna natin, huwag kayo magsarili. Kasi ang punta namin dito hindi para makuha ang pera ninyo. Ilantad, trabaho namin ilantad i-expose sa mga ganitong klaseng sistema na dinadeklara ng Securities and Exchange Commission na hindi tama. Alright? So, bago muna rito kayo pumunta, mas mahalaga sa atin na masabi sa taong bayan kung iniisip ninyo ako'y pupunta rito para makuha ninyong investment ninyo. Hindi, mag-iingat po kayo ngayon ha. So ngayon, hindi ko mapapangako sa inyong pagbalik ng nakuha sa inyo. Alright? Kaya ako nagtatanong, nasa niyo ibang kasamahan ninyo? Bakit hindi ko nakikita ngayon? Nagka-areglohan ba? Sir, wala po. Ako wala. Alam kung ano. So, kung ano hindi mo kilala yung mga nauna sa inyo? Bakit? Kailan kayo dumating dito? Ngayon lang? Isang hindi araw? Hindi po. Nung September po. September? Ako po yung isa sa mga video. Okay, pero marami kayo eh. Okay. Di ba? Marami kayo. So, nagkikita-kita ba kayo? May group chat kayo? Yes po. Okay. Kasi nagugula. Ang dami ninyo yan, no? Dalawa lang kayo ngayon? Isa, lahat yan. Nakita mo? So ngayon, sige. Ang Dermacare ay rehistradong under the name as Skincare Venture Incorporated. Nakarehistro po sila sa Securities and Exchange Commission. Nabigyan sila ng Certificate of Registration February 2019. Ayon sa Securities and Exchange Commission ng Dermacare bilang isang skincare clinic at hindi sila rehistrado, magkalap ng investment. Nakasulat po rito, wala po sa kanilang ito ho'y registration sa Securities and Exchange Commission, magkalap, mag-solicit ng investment dahil ang pangunahing kanilang negosyo, ang layunin, ay i-manage at i-maintain yung sinasabing mga balat or skincare. Ang korporasyon, hindi raw pwede mag-solicit o tumanggap or kumuha ng investment. Shall not solicit, accept, or take investment. Placement from the public, yung mga bigay sa publiko, lalo-lalo na kapag ito'y investment contract. Nakarang September, nag-issue ng SEC, Securities and Exchange Commission, ng ito'y babala sa publiko. Na wag kayo mag-invest sa Dermacare.
E sinasabi po rito mga boss, the public's advice to exercise caution in dealing any individual group, a person soliciting, naghihikayat, nagkakalap ng investment para doon sa sinasabing Dermacare. Do not invest. Stop investing dito raw po sa investment scheme na inaalok ng Dermacare. Ang nagsabi po yung Securities and Exchange Commission, binabasa ko po, nag-issue na ng show cost order ang SEC para sa mga incorporators na tigilan na. Subalit hindi po humarap ang mga opisyal ng Dermacare. Nitong November 2023, nag-issue ng revocation. Revocation ho. Nito hong order ang SEC sa Dermacare na yung Certificate of Incorporation ng Registration Beyond Skin Care Ventures hereby revoked. Ayun na, na-revoke na. So ngayon, alam nyo ba to? Hindi nyo alam. Pinalam namin kasi kami nag-imbestiga na. So sa parting to, ang isang clinic hindi po pwede magkalap ng investment. Ang trabaho ng clinic ayusin, pagandahin, or papangitin yung balat ng tao. Pag pinapangit mo naman, ginawa mong pangit, may lilintikan ka, mahahabol ka. Makakausap natin ngayon, Director ng Enforcement Investigator Protection Department ng Securities and Exchange Commission, si Director Oliver Leonardo. Director Leonardo, magandang umaga po sa iyo, sir. Magandang umaga, Ben, at sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong program Bitag Unlimited. Sir, kami po ay nagsabi na po kami na nagbigay na po kayo ng advice away dito po sa lumapit po sa akin. Dami po nila, 21 people, naloko raw po sila. Pero nagbigay na po kayo ng investment. Sir, linawin lang po natin, ano? So, nirevoke nyo na po yung license na itong company na to dahil lumabag po sila. At ang revocation po dito po sa Beyond Skin Care Ventures, ang dami pong lumapit po sa amin. Kumilos na po kayo noong November 23, nag-issue kayo ng revocation sa Dermacare kasi sila po ay nagkakalap ng mga investment, nagpapakita ng mga post-dated checks. So, kumilos na po kayo. Ano pong karagdagang update? Ano pong inyong mabibigay babala sa lahat po na gumagawa nito, lalo na pag-klinika, hindi po pwede magkalap ng investment? Sir, take it away, sir. Anong sasabihin niyo, sir? Sir Ben, bukod po doon sa ating pinalabas na advisory o babala warning sa ating publiko na meron po kumakalat na ganitong investment scheme propagated nitong Beyond Skincare or Dermacare, at bukod din po doon sa ating revocation order na ipinapawalang bisa na ang kanilang rehistrasyon bilang isang corporation, patuloy pa rin ho ang investigasyon natin at tayo po ay nangangalap ng ebidensya. Hopefully, makapag-file po tayo ng kasong kriminal sa paglabag ng Securities Regulation Code at saka yung tinatawag na Financial Products and Services Consumer Protection Act na may parusang pagkakulong separately 21 years. So, overall, 42 years ang kinaharap ng mga respondent natin dito, no, yung pinangalanan nyo na si Miss Chanda Atienza, siya po ang may-ari, plus other officers at yung mga nagpo-promote at yung mga nagpapalaganap nitong investment scam na ito. Okay. Attorney, kaya po kami po ay base doon ay lahat po ng mga sinasabi po ng mga ito yung nagko-complain, may waiver po sila na talagang mga sinasabi po nila dito. Although, chinak po namin, nag-investigate po kami, may mga initial na post-dated checks. Ito po yung mga post-dated checks, a promise of an ROI, return of investment. Nagpapakita po sila, marami po sila. Kaya lahat po, bago kami mag-imbestiga, nakasulat po lahat sa waiver niya na lahat pong sinasabi na true and correct. Although, sir, napatunayan naman ninyo, sir, ng pagkalap talaga ng investment. Ni klinika ka, hindi po pwede yun. Sir, ang makakalungkot dito, attorney, ano, ako idadiretso sa inyo. Kapag nabiktima natin yung mga investors na to, attorney, ang nangyayari, pumupunta sa amin at ang gusto, mabawi yung kanilang investment after the fact na nakapag-invest na sila. No, unknowingly, na hindi nila alam na illegal yun at hindi po pinapayagan ng SEC. Ano pong nakikita nyo rito, attorney? Kasi kami, ini-inform na lang namin ang public sa tulong po ng inyong tanggapan na ma-educate yung mga tao, ma-inform yung tao so that for presentation purposes, educational information ang ginagawa po namin. Other than that, attorney, sa palagi mo kaya, itong mga lumalapit sa amin, makukuha pa yung kanilang in-invest, particular dito sa mga ganitong klase? Iyan ang nakakalungkot, Sir Ben, sapagkat pag nagpakawala na po tayo ng pera,
ay mahirap na. Theoretically, pwedeng mabawi ang pera, magpa-file tayo ng kaso, at ang korte naman na sa pamamagitan ng proseso, pwedeng mag-award ng damages bukod pa doon sa kanilang mga other remedies, civil case, breach of contract, at yung specific performance, kasong kriminal kagaya ng syndicated estafa, pero dadaan po sa proseso. Kaya mabuti po, kagaya po ng inyong advocacy sa pakipagtulungan sa aming ahensya, na magkaroon po ng awareness, kamalayan ng ating mga kababayan na sila po ay bago mag-invest, i-check muna nila sa amin. Meron na nga po tayong mobile application, yung SEC Checkup. Makikita po kung ang isang entity ay registered bilang korporasyon. At pinakamahalaga dito, hindi lang po sapat yung pagiging registered mo bilang isang corporation, sapagkat nangangailangan pa ng tinatawag na permit o license o secondary license para mangalap kayo ng investment. Gaya nga nito, sa kaso nito, Beyond Skilled Care Ventures na registered sa atin, pero sa pamamagitan naman ng kanilang primary purpose, expressly, ipinagbabawal na magsolicit sila ng investment at wala silang lisensya. So, yun po. Kailangan po magsaliksik, mag-conduct ng tinatawag na due diligence. Bilang isang investor, bilang isang consumer, yan po ang ating paalala. Ayun. Attorney, malaking bagay po ang sinasabi ninyo kasi bihira po ito. Ano? Now these days, ay ang pinakamalaking scamming normally nangyayari sa sinasabing ito po yung very, you know, digitization na tayo ngayon. So the our digital society with the digital economy na rin, pati na po yung scamming is using digital scamming, cybercrime na po ito nangyayari. Ang taas po talaga pagdating dito sa mga ganitong klaseng problema. Ngayon, attorney, bibigyan ko kayo ng pagkakataon kayong dalawa, no? Gusto yung tanungin, mas maganda. Hindi ako taga-SEC. Siguro itanong nyo diretso kay attorney kung anong gusto mo itanong. Sige na, go ahead. Ayan, si attorney. Sinong gusto mong tanong? Sige, sige, tanong kayo. Kayo man invest eh. Pwede po ba nyong makita lahat din po na affiliated dyan kay Beyond Skincare? Kasi ang minention nyo po ngayon is Dermacare lang, which is nag-invest po kami is kay Dr. White at saka yung iba naman, Mandala. So, gusto kong sila rin ay para rin sa kaalaman nung publiko, hindi lang Dermacare po yung ininvestan ng mga taong nagpunta dito. Pati din po yung Dr. White at saka din po yung Mandala. Yes, ma'am. Ma'am Aileen at si Ma'am Maria Cristina. Titignan po natin sa ating records at makabubuti po na sa pamamagitan ng programa ni Sir Ben na Bitag Unlimited, kayo po ay makipag-ugnayan sa aming opisina at para mabanggit nyo sino-sino yung mga nakasalamuhan nyo, sino yung nakausap nyo when you invested dito sa Dermacare. Attorney, available po ba ang kaso kung sakali kay Chanda at Chensa? Ito na nga, tayo ay naghahanda na para sa kasong kriminal. Yon, yung criminal case, paglabag or violation ng Securities Regulation Code at yung tinatawag na FCPA. So, makakatulong po kayo bilang biktima sa pagpapatunay na kayo ay nag-invest at tutulungan din po namin kayo gumawa ng inyong complaint affidavit para ma-capture natin yung mga violation at magkano in-invest, yung mga ebidensya, yung mga post-dated checks na inisyo sa inyo at tumalbog. Okay, nakuha niya. Okay. Kayo naman, may tanong ka? Attorney, makakasama po ba sa kaso yung nag-invite sa amin na mag-invest? Paano po kung sakali na itanggi po niya na siya po yung tumanggap ng investment namin? Yung pong mga manager po yung sa clinic? Yung mga manager po dun sa clinic ng Dr. White. Kasi parang sinasabi po kasi nila na labas na daw po sila dun sa case kasi nag-resign na din daw po sila after daw po nung dineclare na lugi na po. Kaya po nagsara yung mga outlet nila po sa mga SM.
Yan. Ito po, ating ipinapaalam sa publiko, sa mga ganitong investment scam, hindi lang po limited doon sa mga tumatayong mga directors o officers or incorporators ng isang corporation kung siya man ay registered, maging yung mga nagpo-promote, yung mga nagpapakalat itong investment scam ay masasangkot sa kaso. Kasi hindi lang po dapat yung corporation ay registered sa SEC na may permit at license para mag-solicit ng investments. Gayun din naman po yung mga tao na nag-aalok nito, kumukuha po sila ng lisensya sa amin bilang securities salesman. Okay. Kasi regulated activity po ito eh. Mm-hmm. So, dapat qualified po yung mga individual na nag-eengganyo na mag-invest kayo. Kaya, ito nga po, nakakalungkot, sa DermaCare, pinangakuan kayo ng 12.6 rate of return sa isang quarter. Mm-hmm. Na kung susumahin nyo, that would be equivalent to 50.4% annual interest sa isang taon. Mm-hmm. Sabi, spread over 5 years yung mm-hmm. kontrata nyo, yung franchise partnership agreement. Mm-hmm. So, i-multiply nyo yan, yung 50 times 5, that will be 250%. No. Oo. Isa naman po kayo makakita, kahit na malalaking kumpanya, established ones. Okay. Hindi pwedeng makapag-garantiya ng ganyang napakataas ng kita. Sabi nga ni Sir Ben, too good to be true. Yan. Okay. Attorney, marami na po kayong nagawa. Ano, sana kung nakikinig at nanonood, hindi po kami na parang napapagod sa pagbibigay babala. Kaya lang meron pa po kuminsan na talagang for whatever reasons, sumusugal din sila eh. Kaya nabibiktima, attorney. With that, attorney, kami nagpapasalamat. Siguro the only way to do this is to file a case. Yun ang sinasabi ninyo, mag-aantay sila yung criminal case na ipafile ninyo. And then siguro yung hukom na rin, nasa hukuman na po to. At hindi na pwedeng pag-usapan, although maglalabasan pa yung ibang biktima. That's the purpose of this. Kami po yung nagpapasalamat po sa inyo, attorney. Unless you have something more to say, we'll let you go. Yes, maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Ben. Muli, pinapaalala po natin sa ating publiko na bago po tayo mag-invest, i-check po muna ang ating website, yung i-download yung SEC Check app. At hindi po komo nakatanggap tayo ng payout. Legitimate po yung pinag-investa nila. Talaga po magko-collapse later on. Ponzi scheme nga ho, fraudulent. Kaya mag-iingat po tayo, lalong-lalo na ngayon. Pasko, maraming bonuses at mga incentives tayo natatanggap. Hindi lang po limited yung mga scammers dito sa Pilipinas. Komo nga, internet na po tayo, digital na, sabi ni Sir Ben. Kaya, doble ingat po. Alright. With that, attorney, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay din po kayo, Sir Ben. Alright. Ganito na lang. Kahit napag-usapan natin to, mag-aantay tayo sa kanila, magsasampa sila ng kaso sa kanilang pagsampa, hindi sa atin. Pinag-usapan natin dito para maglabasan ng ibang mga biktima at dito at tinatapos na natin. Huwag na tayo mag-uusap. Hanggang dito na lang tayo. Mag-antay na tayo ng aksyon na gagawin ng gobyerno. Ang gobyerno mismo tatayo sa inyo. May paglabag dito, may panloloko. Kaya antayin na natin dito. So in the meantime, we'll keep you posted dahil sa kamay na yan ng SEC, ipa-file nila yung kaso, criminal. Depende, kapag medyo pangmalawa ka na yan, Susmar Joseph, ang laki ng kaso dyan. Syndicated staff yan. Pag medyo, may Nobel pa yan eh. You get it? So okay? So antayin na muna natin dito. Habang tayo nag-aantay, sisikapin po natin siguro kunin yung mga sinasabing panloloko ng OLA. Kung inyong matatandaan, again, inuulit po natin just in case. Kung sakaling ihanda po namin, mag-break po muna tayo, may papalabas po kami sa inyo. Again, iuulit po namin ito. Medyo ito naman ay kami nakipaglukuhan kung gaano kabastos ang OLA. Ang online lending apps ay susunod natin, susubukan natin, papalabas uli kung paano yung estilo po nila. Kayo'y matatawa rin. So magbe-break muna tayo, magko-commercial tayo pagbalik. Yan po ang ating panghuli, pang-extra. To remind you again, dahil lumalakas na naman yung online lending apps. Ha? Kami po nagbibigay pabla sa All Points Bulletin. And in the meantime, magbe-break po kami pagbalik. Hahanapin po namin yung segment. Ipapakita po namin yung panloloko nila. At niloko rin po namin para makita niyo po yung mga lingwahe, pangmumura, pagbabanta. Caught on tape. Pagbalik po natin. Ha? Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong serbisyo may tatak.
Bitag! Ako po si Ben Tulfo, si Bitag. Ito po'y tatak, hashtag ibabitag mo. Kami po'y nagdedeklara ng gyera sa online lending apps. Lahat po yan. Ang ginawa po ng online lending apps, dahil kami po yung mga nag-grade po sa kanila, nahulog po sila sa bitag, kinuha po sila sa kanilang mga pinaglulunggan, marami na po kami, baka hindi nyo alam, na mga nabitag na mga online application. Ito'y lending apps na mga kolektor na dinala po sa kampo krami, nakipagtulungan po kami sa alagad ng batas. Hindi po kami yung pinagmamalaki namin, makikita nyo po sa mga segment namin. Pero ito, dahil part of an all points bulletin. Gusto niyo malibang, pero tingnan niyo na maigi kung paano pambabastos. Eh pati ako, nagpanggap ako kunyari, pero bandang huli, siguro dahil gusto lang po namin bigyan diin, posibleng mangyari sa inyo to kapag kayo singilin na, kapag kayo nagbintis ng bayad. Huwag na huwag pumatol sa anumang alok ng mga online lending apps sa YouTube, sa anumang social media. Ito po, panoorin. Martes, 27 ng Hunyo, taon kasalukuyan. Isang reklamo laban sa online lending apps ang itinulog sa Bitag Action Center. Aktual na idokumento ng Bitag ang panggigipit, paranakot, pamamahiya, pagbabanta sa buhay na nagrereklamo laban sa big loan. Sa ilalim ng kumpanyang Fingertip Lending Corporation na rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Pa? Sumagot ka lang! Opo. Sabihin mo magpaalam ka na sa mga kamag-anak mo, ha? Papadala ako ng lubid, ha? Papabidyoan ko, ikaw magbigti ka, ha? Opo. Layunin ng bitag makita ng mga manonood ang kabastusan ng kolektor ng big loan, ang aktual na pagbabanta sa buhay na nagrereklamo. Gumanap na kamag-anak ang isa sa Bitag staff. Tama ho ba yung ginagawa ninyo na i-post sa Facebook? Ganun ho ba? Magbabayad naman ho, kaya lang eh, na-delay lang. Hindi pa siya magaganyan eh, hindi pa siya mag-iintindi. Para sabihin ko sa inyo eh, may talagang diferensya ho itong pamangkin ko. May konting diferensya ho sa pag-iisip. $50,000 na utangan mo yung walong ola. Po hinaharas po ako. Nagbabanta po sila na ipapapatay daw po. Ganun? Sabi, babanta, papatayin ka? Ari ka nga, basahin mo itong hirap kong basahin. Sige, kapalan mo palalo pag mumukha mo. Gugulat ka na lang. Isa na sa pamilya mo ang nakabulagta. Dahil sa utang mo, hayop ka. Abusayap kaya ito? Habang buhay ka, makonsensya na namatay sa karumal-dumal na kalagayan ang isa sa pamilya mo dahil sa utang na tinakasan mo dito. Tandaan mo, ito, mo. Di ba natin pwede makausap yung mayan? Kunyari tawagan mo, magmamakaawa ka? Anong pangalan itong tumatawag sa'yo? Sa big loan po. Big loan. Scammer alert. Ikaw ba to? Pati ID mo, pinakita. Gano'n rin itong mga ola, mga mal-edukado eh. Una, bawal itong pagpapalagay ng mukha mo ng ganyan. Okay? Yan, bawal yan. Papakita ng ID, cybercrime na yan. Pwede ba natin tawagan? I-record niya. Ah, ganito. Huwag ka na magbayad ha. Offer ko na lahat-lahat. Pag-aantay mo kami ng 11:10. Sige mo, nandito pa kami nun. Pasensya na po sir, talagang wala pa po eh. Ang tagal mong binigyan ng panahon, hindi ka gumawa ng paraan. One day pa lang naman po akong overdue sir. Di ba may agreement tayo, due date is due date, magbabayad ka. Binigyan ka na nga ng consideration para ngayon ka magbayad, hanggang ngayon wala. Huwag mo kaming pinag-aantay ng alas 11 ha, dahil wala na kami nandito. Hello? Hello po. Ang sabi mo, tita mo nandiyan sa labas ng bahay niyo, tapos nasa Caloocan, tapos yung pera, nasa tita mo. Ano ba talaga? Nasa tita ko nga po yung pera, sir. Asan yung tita mo nga? Asan? Nasa Caloocan po. Ano, pinaglululoko mo na ako dito, ha? Ang gagawin miserable ang buhay mo, ako lang to. Asan yung pera? Baka 11 pa po ko makakarating, ay, sir. Ay, 11! Ba't 11? Kasi nga, agahanap pa po. Akala ko pa may pera na yung tita mo. Ano ba talaga? Kakatay pa po ng baboy.
Oy. Bakit po? Opo. Huwag mo akong pinaglololoko, ha? Kung di na, ano yung, di na laro yung kausap mo ngayon. Ha? Asan yung pera? Asan? Pagkahuli ng baboy, kakatayin ko. Pagkahuli ng baboy, kakatayin po para maibenta po. Oh, gigil na ako sa'yo. Ano? Ano yung kakatay pa po ng baboy, sir, para maibenta po. Ang sabi mo, awak nila yung pera. Ano ba talaga yung totoo? Huwag niyo po akong patayin, sir. Hindi naman kita papatayin eh. May magbabayad ka. Asan yung bayad mo? Ang sabi mo, ayusin mo yung kwento mo kasi. Ito, ganito na lang. Asan ka ba? Nasa inyo. Opo. Nga, alis dyan na. Ha? Tatawagan ko lang si Kap Ronaldo, ha? Kailan mo si Kap Ronaldo, Javier? Yes po. Kapitan po ano namin. Yun? Ayan. Alis dyan, ha? Sagot. Opo. Huwag mo silang pahirapan na hanapin ka, ha? O ngayon, papadampos kita sa mga to, ha? Kailan ko agawad, Craig. Agawad, okay. Huwag niyo po akong patayin, sir. Ha? Sabihin mo sa tita mo, tita, kung gusto ko pa mabuhay, unahin mo na yung utang ko. Ha? Yung tita mo na sa Kalooban. Salamat sa informasyon, ha? Ganun na lang. Pero ang inutang mo, buhay ang kapalit. Huwag niyo po akong pugutan ng ulo, sir. Kung ako sa'yo, sabihin mo na yung tita mo. Opo. Naunahin na yung utang mo. Opo. Kung mahal mo pa yung buhay mo. Kung mahal mo pa. Opo. Mahal mo buhay mo? Siyempre po. Okay, 5:30 bibigyan kita ng oras. Isisend ko yung code sa'yo. Pasettle mo na lang to sa tita mo, ha? Ngayon, kung wala yung payment mo ng 5:30, sabihin mo magpaalam ka na sa mga kamag-anak mo, ha? Sumagod ka! Opo. Mas mahal okay, pa po na. Yung baboy, sir, eh. Mas mahal pa po yung baboy. Kaysa sa'yo? Opo. Mas mahal pa nila yung baboy sa'yo? Opo. Buhay na yung kapalit mo dito, sabihin mo. Hindi yung baboy, napapalitan yan yung buhay mo. Ano? Isa lang yan. Gusto ko na magpakamatay. Gusto mo na magpakamatay? Opo. Okay. Eh, Kap Ronaldo, magpapadala ako ng lubid, ha? Papabidyoan ko, opo. Ikaw, magbigti ka, ha? Opo. Oy. Nilalaro mo ba ako? Hindi po. Sabi mo na sa tita mo, putangin mo. Papatayin ko rin yung tita mo. Magkano po kikitay sa YouTube? Ha? Magkano kikitay sa YouTube? Pag nagpakamatay, sir. Ano? Ano? Sabi mo? Pag nagpakamatay, sir, magkano kikitay sa YouTube? Sino kikita? Ako po. Patay ka na, kikita ka pa. Hati tayo, oy. Sir. Hati tayo? Kung mo laro ka, pa? Bakit naman po kasi ganon? Eh yun na nga ho, kung may Celtic na po sa tingin ninyo, bakit ipinost nyo pa ho? Ganun ho ba talaga? Pero alam nyo ma'am, hindi mo tayo makakarating sa ganyan kung nagbabayad ho yung pamangkin nyo ng tama. Oo, eh, eto nga ho, magbabayad naman ho, na late lang po siya, kaya nga humingi na ng tulong sa akin. Kaya lang, tama ho ba yung ginagawa ninyo na ipost sa Facebook? Ganun ho ba? Ano yung ginagawa ng pamangkin nyo? Bago po kami gumawa ng action ma'am, iniisip po namin kung itong client na to is magbabayad pa o hindi. Magbabayad naman ho, kaya lang eh, na-delay lang. Oh, hindi pa siya kaganyan eh, hindi pa siya mag-iintindi. Ay, para sabihin ko sa inyo eh, may talagang diferensya ho itong pamangkin ko. Ah, okay. So, totoo nga wala siya sa tamang pag-iisip. May diferensya sa pag-iisip. Iba ho yung wala nga sa tamang pag-iisip sa may diferensya lang. Okay. So, tapusin natin makipag-uusap ha.
Asa na po yung payment niya? Magbabayad pa ho ba o hindi na? Ginagawa na nga ho namin ang paraan. Di ho ba'y sinabi alas 10 ng gabi mamaya magbabayad sa inyo? Wala ho ma'am payment ng gabi ma'am. Opo. Ito'y kinakatay pa nga ho yung baboy ngayon para maibenta na. Ala. Sabi ng pamangkin mo, mahal niyo pa daw yung baboy sa buhay niya. Ay, syempre, inaalagaan ko yun. Ito yung pamangkin ko, tinawagan lang ako nung nagka-problema na. Inaalagaan niyo yung baboy? Oo, inaalagaan ko yung baboy, mga alaga ko yun, negosyo ko yun. Sabi, no, mas importante sa inyo yung baboy kaysa yung pamangkin niyo. Oo. Eh, ang ganyan yung turing niyo sa pamangkin niyo, mas mahal yung baboy kaysa sa pamangkin niyo. Eh, sa baboy, kikita ko. Eh, sa pamangkin ko, ito, gagastos ako. Napakabuti niyo pa lang tiyain. O, sige. Are ang mister ko, ha? Ipakausap kita. Sandali, ha? Yung pera, ha? Hello? 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 Eh, pasensya ka na. Sa pamangkin ko, may diferensya sa pag-iisip. Hindi lahat inuutangan yan. Sama-sama ng pakiramdam namin. Utang lang, utang. Huwag kayong magsakit-sakitan dyan. Baka matuluyan kayo. Eh, ganito talaga, boses ko. Boss, si Ben Tulfo sa Bitag to, itinira-record ka namin. Naka-record tayo. Ah, ganun. Mahahanap kita, boss. Pantam. Sige. Kaya makinig ka. Oy, Coop, makinig ka. Coop, makinig ka. Makinig ka, Coop. Nag-i-enjoy ako sa iyo, ha? Ah, sige. Tuloy mo lang. Okay. Keep talking. Ang binti ng pamangkin mo. Kasi walang pambayad ng utang yan. Kukunin na lang namin yung binti niyan. Kunin mo? Okay. Kailan mo kukunin? Mamaya. Ipunta ka rito. Sige. Bigay ko ang address ko. Hindi na. May address kami. Sige, papunta mo. Pinakita po namin, yun yung aktual na kipag-usap. Kaya lang sa amin, laugh trip ang ginawa namin. Kung titingnan nyo po, talagang iba po ang mga online lending apps. Nagiging agresibo po ngayon ng Ola. E mantakin nyo po, ang ginagamit po na parang pag nag-search po kayo ng Bitag, bubulaga agad yung Ola. Kaya kami nagsasabi sa inyo, pinaglalaruan po namin, huwag po kayong papatol sa mga online lending apps, lalo na sa YouTube. Tuturuan pa kayo paano mangutang. Since you search for Bitag, yan po lalabas. Ay nako, higit sa sumbungan. Ano mang reklamo, binibigyan solusyon. Investigahan. Ito po ang pag-nag-isang pambansang sumbungan, tulong servisyo, may tatak-tatak Bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po'y tatak-tatak hashtag ipabitag mo. Thank you.